Hello TV fam! Welcome ulit sa panibagong vlog. Sana okay kayo kung saan man kayo naroroon. Kung tatanungin niyo ako dito sa amin, medyo tag-ulan na. Gray na nga, wala nang masyadong araw dito sa Vancouver. So, pag-usapin natin ngayon yung pinaka-controversial na question na tinatanong ng mga kababayan natin na Pilipino na nag-iisip pumunta ng Canada. Sulit pa bang pumunta talaga sa Canada? Maraming gusto mag-migrate dito, pero dahil sa dami na mga pangyayari, changes sa mga PR pathway, medyo mas nagiging challenging yung pagde-decide kung i-risk ba natin yung chance na pumunta sa Canada with the possibility na pwedeng ma-deny yung ating application. Pero ang goal natin ngayon, based sa experience, no, ano ba yung mga factors na dapat natin ikonsidera? Iilan-ilan lang sa mga topics na pag-uusapin natin ngayon is, number one is yung cost of living dito. When I say cost of living, ang pag-uusapin natin is specifically dito sa Vancouver lang, not thinking about other provinces, no, dito sa Vancouver, BC, kasi yan yung dyan nababase yung aking experience dahil dito kami naninirahan. Ang pangalawa dyan is yung job opportunities. Pangatlo dyan is yung quality of life. Isa ba yan sa mga aspeto na tinitignan nyo? At yung pang-apat na pag-uusapan natin ngayon ay yung mga challenges na pwede mong ma-encounter doon sa desisyon na gagawin mo na pagpunta dito sa Canada. Ito yung apat na topics na sana'y mabigyan linaw natin sa vlog na ito. Kaya umpisahan na natin with the cost of living. Last year, kumawa ako ng vlog tungkol sa cost of living dito sa Vancouver. Itong thumbnail na to na nakikita nyo dyan, may link yan doon sa taas. Yan, yung nakikita nyo dyan, i-click nyo lang yung link na yan para ma-divert kayo doon sa vlog natin. Pero huwag muna ngayon, pagkatapos na ng vlog or kung gusto nyo na siyang makita, tsaka nyo siya i-click. Yung vlog na yan, meron kaming ginawang template na nakuha namin sa internet. Kuha namin yung template na yan on our first year ng pag-arrive dito sa Canada. That's around 2016. Yung template na yan, naka-indicate dyan yung potential sahod na makukuha mo. Ilagay mo yan doon. At saka yung mga important expenses list na dapat mo makonsidera. Ang top 3 na dapat nyong ma-account dyan is, number 1, is yung rent. Pangalawa, is yung allocation nyo ng funds for food. Pangatlo, is yung transportation. Pang-apat, savings. No, para at least meron kayong naipupundar na magsusustento sa inyo sa mga future plans nyo pa. It's either kung magdadala kayo, dadalhin nyo ba dito or isusponsor nyo yung inyong mga anak na pumunta dito pag halimbawa naging PR na kayo. So yung mga ganung bagay, nag-vary yan sa bawat tao, no, case-to-case basis nga. Kung hindi pa napapanood yung video na yon, panoorin nyo na rin. Very informative, no, sana makatulong sa decision nyo. Pero off the bat, no, in terms of food, transportation, it could be gas, it could be vehicle, or it could be yung ticket na binibili nyo on a monthly basis para makakommute kayo sa mga lugar dito sa Vancouver. Although, masasabi ko na humirap talaga, no, kumpira dati at sobrang naiiba talaga siya nung dumating kami dito versus ngayon. Nung dumating kami dito, ang gas at that time was $1.15. Ngayon, it's almost $2 na, di ba? So, huge difference. In terms of pag, halimbawa, kumakain kami sa labas. Usually, at that time, dahil mga, ano kami, minimum wage worker. I mean, hindi naman minimum, pero kasi minimum wage at that time is nasa $12.40, if my recollection is correct. Ang minimum wage ngayon is nasa $17.40. Although, ngayon medyo mas challenging kasi ang daming nag-add up na factor para tumaas lahat ng presyo. Presyo ng bilihin, presyo ng serbisyo, lahat halos tumaas. Kasi nga, nagdagdag ng tax na pinapatong sa bawat produkto na binibenta mo at binibili ng mga consumer na kapareho natin. At that time, sabi ko nga sa inyo, no, $12.40, ngayon $17.40. May difference naman, pero
I think sa presyo pa rin ng mga bilihin ngayon, medyo mas lalong humirap ang pamumuhay dito sa Canada. Bakit kung itatanong nyo? Nung kumakain kami sa labas, family of four na yun, at that time, sa fast food chain, ang bill lang namin pumapalo ng $30 to a maximum of $40. For a group of four. So you can just imagine, parang ang allocation mo doon is $10 each, more or less. May tax na yon, may tip na yon. Kasyang-kasya, busog ka na noon, no? Naalala ko yon kasi lagi kaming pupunta sa Wendy's sa may Marine Drive kasi yun yung parang pinakamalapit, walking distance lang din kasi siya. Doon kami usually kumakain. And then beside it, no, maglalakad ka lang ng konti, may McDonald's doon na pinupuntahan din namin. So, talagang clear na clear pa sa amin noon na kasyang-kasya yung nakakakain kami ng tatlong beses sa isang linggo sa labas nang hindi nagluluto. Komportable. Pero kung i-account mo siya ngayon, for a family of four, pag lumalabas kami, minimum na is more than double na, no? Parang ang binabayaran namin is $80 to $100. So you can just imagine, nag-double yung expenses na binabayad namin pag kumakain lang kami sa fast food chain. Di ba? So, nag-double na yung presyo, tapos kung tutuusin, kung titignan mo, yung sweldo mo naman, hindi nag-double, di ba? So, hindi lang yun ang i-account mo. So, meron ka dyan yung mga transportation, no? Yung utilities na binabayaran mo, yung cellphone na binabayaran mo, lahat yan nag-a-add up. So, ang suggestion ko sa inyo in terms of like cost of living, kahit na sinasabi ko ngayon na talagang may huge difference between 2016 and now, malaki talaga yung pinagbago niya in terms of price. Although, tumaas din naman ang sweldo mo, pero kung halimbawa mag-uumpisa ka at this stage, challenging siya. Pero hindi imposibleng magawa ng paraan, lalo na kung hindi ka nag-iisa. Kung halimbawa, dalawa kayo ng asawa mo or ng partner mo na nag-migrate dito sa Vancouver, makakatulong pa rin eh. Dahil dalawang source of income na yung household nyo. Pag kinumbang nyo yun, medyo mas magiging magaang sa inyo yung pagbabudget ng inyong mga expenses. Ang mahirap dito is kung solo ka lang talaga. Dapat kung solo ka, it's either nasa healthcare ka na alam mo pagpasok mo dito, meron kang makukuha ng trabaho na above the minimum wage, or halimbawa, meron ka ng experience na alam mo yung trabaho mo is in demand dito sa Canada, nang sa ganun, hindi ka magsa-start as a minimum wage. Yun lang naman yung sa tingin ko na dapat i-consideran nyo pag nagde-decide kayo. Now again, elaborate ko yan, paloorin nyo yung vlog na kaninang pinakita ko. Nang sa ganun, magkaroon kayo ng insight as to kung paano ba kami nagbabudget at magamit nyo yung template na ginawa namin. Kasi yung file na yon nilagay namin sa description ng actual nung vlog. Download nyo yon at sana magamit nyo, no? I-account nyo doon, mag-mock kayo ng halimbawa ang sweldo nyo at $17.40 an hour. Kung 40 hours a week kayo nagtatrabaho, in a year, ang sweldo nyo more or less na makukuha is $36,300. Now, magbawas siguro kayo doon ng 20 to 25%. Or make it, just to be on the safe side, magbawas kayo doon ng 30%. And then, yun yung numbers na laruin nyo and i-divide nyo as to paano nyo i-account yung mga expenses na na-foresee nyo pag nag-migrate kayo dito sa Canada. Now, next topic natin. Job opportunity. Now, last year, gumawa din ako ng vlog. Ito yung thumbnail na yan. Again, yung link nasa taas ng thumbnail na yan. I-click nyo na yan mamaya, no, after mapanood tong video na to. Pinag-usapan natin dyan, paano ba ako nag-choose ng career dito sa Canada? Dyan sa vlog na yan, sana makatulong sa inyo kung paano kayo makakapag-decide na yung trabaho ba na hinahanap nyo is in demand dito. Kasi ang number one marirekomenda ko sa mga aspiring na gustong mag-migrate dito sa Canada is malaman nyo kung yung field of work ba na meron kayo is in demand dito sa Canada. Kasi if it's in demand, no, high demand siya, malaki ang chance na pwede kang ma-PR. Pero kung halimbawa, kapareho nga na ngayon na naririnig natin sa news, no, na
yung hindi na nagre-renew ng LAMIA, yung low wage work permit, hindi na masyadong ini-entertain ngayon ng government, medyo dyan talagang mas magiging challenging dahil nga madami ng restrictions ngayon. Pero kung halimbawa, sabi ko nga, is yung field of work mo is high demand, in demand siya dito sa Canada, I would recommend kung if you still have that Canada dream, ipagpatuloy mo. Kasi isa yan sa mga potensyal na hinahanap ng Canada para makonsidera ka nila as PR. Diyan sa video na yan, nilahad ko sa inyo kung paano ko nag-choose ng career sa Canada. Diyan ko nakilala ang workbc.ca. Ngayon, hindi ko alam kung sa ibang provinces ba merong gantong klaseng website din. I'm assuming meron pero hindi ko pa sila na-visit. So, ang i-discuss ko sa inyo ngayon is itong workbc.ca. Kung mapapansin niyo sa mga nakapanood na ng vlog na to, nung pinreset ko sa inyo itong website na to, ang available jobs last year is around 48,000 available jobs. More or less at the same time kasi last quarter ko ata ginawa yung vlog na to last year. During this time, when I check, ang available jobs is now at 40,000 na lang. So you can just imagine yung 8,000 drop na available jobs. So makita nyo talaga na bumaba din talaga yung opportunity. Kaya mas naging challenging yung buhay dito sa Canada dahil hindi lahat ng nandito sa Canada ngayon is mayroong trabaho. Diba? Ang unemployment rate nga dito sa Richmond alone is, from looking at the data na nakita ko a couple of days ago, is at 5.6. Hindi pa naman umaabot sa 6%. So, still, that's still high. Doon sa website na yun, makikita nyo dyan, ano ba yung mga field na balak nyong i-pursue? Kalimitan pa nagpunta ka sa Canada, regardless, no, unless healthcare ang pinag-uusapan, mag-uumpisa ka talaga dito as an entry level. Nung dumating ako dito, I started as a technician. No, alam niyo yung mga nag-aayos ng computer, yun ang aking naging trabaho. I've done that for a couple of years. Yun ang first job ko. Ngayon, dito sa workbc.ca, ang una kong ginawa is kiklik ko yung high demand jobs, high career opportunities. Pag sinelect mo yan, maglilista yung website na yan ng mga list of NOC categories na kung saan high demand siya. At makikita nyo dyan yung mga sweldo na pwede nyo makuha kung halimbawa yan yung magiging career path na machu-choose nyo. So, I would encourage you to watch that particular video para makakuha kayo ng more insight regarding on how to choose a career dito sa Canada. At the same time, makikita nyo yung progression. Kasi sa website na yan, pinapakita nyo sa'yo yung future demand nung ganyang klaseng trabaho. Bibigyan ka ng statistical data in the next 10 years. Magiging in-demand pa rin ba siya? Lalaki ba yung job requirement regarding sa field na na-choose mo? So, highly recommended, please watch that video and visit workbc.ca. Nang sa ganun, magkaroon kayo ng better understanding kung maganda ba yung field na machu-choose nyo or kung existingly, sa mga subscribers namin ngayon na nanonood na nasa Pilipinas pa, in demand ba yung trabaho nyo sa Pilipinas dito sa Canada? Overall, in terms kung tatanungin nyo ko, mas naging challenging yung job market. Dahil nga, number one, ang unemployment rate dito sa Canada is tumaas. It's because madaming nagko-cost cutting, madaming yung stories about being laid off, and marami ding tools na lumabas ngayon na pinalitan na yung mga manual work na dating naka-assign sa mga tao, kapareho ng paggamit ng AI. So that's the second topic. Ang next topic natin is quality of life. Kung napansin nyo yung vlogger di kami pinapanood, si Kuya Puto, no, napanood ko yung vlog ni Kuya Puto about quality of life, and doon din discuss niya yung experience niya dati nung nagsisimula sila versus ngayon. And according to him nga, bumaba yung quality of life dito sa Canada as compared to before. Now, that's very true. Pero kami, ni Joyce, hindi kami lumaki dito sa Canada. So, ang comparison namin is versus the Philippines. So, yung quality of life namin from the Philippines and quality of life namin dito sa Canada, when we still compare it, we still choose to be in Canada. Kami yun. Even though na-experience namin yung difference nung pamumuhay namin 2016,
versus ngayon na 2024, it's very different. Pero when we look at it, from the time that we started, it only went up. Yun lang yung may share ko sa inyo. Yeah, it did not go down. No, in terms of our career, nag-progress kami dito sa Canada. In terms of yung quality of life namin, when we compare it to the Philippines, I think it's better here. Kapareho ako ni Kuya Puto, no, na sinabi niya na yung he doesn't like traffic. That's one thing na I think that I really enjoy dito sa Canada is wala akong na-experience na traffic, lalo na yung opportunities ngayon is more work from home, may mga hybrid. There are a few companies na nagpupunta na lang sa office, but yung mga offices nila malalapit lang. So, there are other factors talaga na makukonsider mo when you compare it, no? In the Philippines, no, for example, nakatira ako sa Muntinlupa. And then, I work in San Pedro, Laguna. No, I go around Santa Rosa, Calamba, lahat ng mga south areas na yan. Diyan ako usually nagpupunta in terms of, you know, meeting suppliers. Diyan ako nagtatrabaho. In short, ang travel time ko from the our place going to the office, minimum 45 minutes, which is not bad. No, hindi naman siya ganun kalala. Pero yung daily commute mo, pag pa-uwi lang, doon medyo talagang traffic. So, umaabot ka, pag hindi ka umalis ng around 2:30, I'm pretty sure you'll be stuck in traffic for minimum of 1.5 hours. No, isa yan sa mga bagay na hindi natin namimiss sa Pilipinas. So, you can just imagine, you're spending, you know what, sabihin mo nang almost 2 hours in a day na traffic, each day in the Philippines. But dito, you're spending little to none in terms of travel time going to your work. And that's more time for yourself, more time for your family, which I think is part of what we consider a better quality of life. Which is one factor talaga na I think it's very important when we considered moving here sa Canada. Second natin dyan is yung work. No, na-experience natin dyan when we were working, no, may mga overtimes and not. Dito, i-discourage nila ang overtime. Unless you work in a very fast-paced environment na overtime at times are required, no, kapareho nung last experience ko sa trabaho natin na sometimes you have to work even on your weekends, no, walang OT pay yan kasi nga salaried employee tayo, which I think is still one of the things na binavalue ng mga employers dito sa Canada. I'm not saying every one of them values the same, but ang culture dito is binavalue yan. No, your time is your time. So, after 5 o'clock, you know, cut off, majority of the time, yung mga employers dito or yung mga managers dito, they will respect your time. I'm not saying everyone does it, but majority, ako, based on my experience, does it. But the quality of life overall, for us, it's still beneficial, no? Kasi sa amin nga, nung nagpunta kami talaga dito sa Canada, our plan is not for ourselves. Yung plan namin is really for our kids. Considering si Joyce, you know, Joyce is a lawyer in the Philippines. She has been working for the public sector sa Philippines. Maganda benefits, maganda pay. I myself, I do have a good job as well. I have my own time. I control my own time. Work is flexible in a sense. And it's rewarding in a way because I was able to spend time more with family. So both of us have a very good, stable job nung nasa Pilipinas kami at that time. Pero ang concern namin is, paano yung mga anak namin? You know, tayo naman mga magulang, ang talagang iniisip lang natin is yung mga anak natin. Sila naman talaga yung end goal natin eh. Is for them to grow, diba? Success, to be successful in their own lives. So quality of life. That's one of the things na for us is a big check mark on our end. Kaya nag-decide kami na okay pa rin for us talaga na nagpunta kami dito sa Canada. Sa Philippines, pag lumabas tayo, it's all smog yung ma-encounter mo pag lumabas ka. Unless pupunta ka sa mga magagandang beach talaga ng Philippines na talagang napaka-fresh ng simoy ng hangin or sa mga provinces. Pero dito, paglabas mo pa lang ng bahay, fresh na yung hangin na ma-encounter mo. You could just walk to parks
and then napapalibutan ka talaga ng mga puno na somewhat refreshes your mindset, yung perspective mo, if you're stressed. For us, malaking change talaga at malaking advantage yan sa iyong buhay. Last topic natin na I think dapat nyo i-consider is yung mga challenges na dapat nyong ma-foresee kung magma-migrate kayo dito sa Canada. Kami, we're very fortunate, no, nung nag-migrate kami dito. Majority ng family or titas or aunts ni Joyce nandito na sa Vancouver. So, meron kaming puntahan kung kailangan namin ng tulong. Meron kaming starting point kung saan kami pwedeng mag-rent kasi nga merong tumulong sa amin na dito muna kayo mag-stay. May pamilyang kumukup sa amin, no, on the first few weeks, few months, na tinulungan kami na ma-tour yung area kung saan maganda, saan pwede magtrabaho, and so on and so forth. And isa yan sa mga talagang factor na kinonsider namin. Kung meron kayong ganyan klaseng support system, I would recommend that you still continue and pursue yung Canada dream nyo. Dahil malaking bagay yan sa pag-progress nyo ng buhay nyo dito sa Canada. Isa yan, no, na sa mga challenges, ako, I applaud talaga. I applaud yung mga nagpupunta sa Canada na wala silang support system. Kasi based on our experience, napakahirap talaga kung wala kang mapuntahan for help, for support sa pag nag-migrate ka sa new country, no. It will really take a lot from you to stick to the plan and to make sure yung dreams nyo will come to fruition. Yung challenges na may winter season, di ba? Yung pag-remove ng snow. Ang kagandahan nga lang dito sa Vancouver is hindi ganon nagsusnow dito sa area. Although, sobrang maulan. Kaya nga tinatawag siyang Raincouver. So, apart dun sa challenges na yun, no, dito sa Canada, may four seasons, so meron kang four set of clothes. You know, storage is a problem. So, pa dito yung challenges sa kultura, no? Yung kultura is very different dito. Nasa elementary days, si Chelsea at saka si Calvin is yung pag-a-adjust sa way of the education system. Kasi dito nga, lahat ng schools dito, pag public, dito sa Vancouver, sa ibang province, iba, wala ditong religion. So, kung gusto mong, kung Katoliko ka, gusto mong matuto yung mga anak mo ng religion or Christianity, kailangan mong ipasok sila sa different school na in-offer naman ng mga parish churches dito sa area. Isa din sa mga challenge dito, sabi ko sa inyo, dahil gray lahat, maulan, talagang yung pagiging homesick. Kaya nga sabi ko in my previous vlogs, kaya namin napili dito sa Vancouver, Richmond, 75% ng population dito sa Richmond are Asian. So, kahit paano nakatulong yan, kasi nga, you know, hindi mga banyaga yung lagi mo nakikita, it's more on Asian people, pati yung culture dito, pati yung mga festivities nila dito, more on the Asian side. Even yung mga restaurants, maraming Asian restaurants dito sa Richmond. So those are, you know, of challenges to name a few. Sana kahit paano nakatulong sa inyo before you make that final decision kung talaga bang itutuloy nyo pa yung inyong Canada dream. Pero overall, hindi naman talaga perfecto sa lahat ng lugar na napili natin. Mapa-Pilipinas man, mapa-Canada man, meron talaga silang sari-sariling advantages and disadvantages. Talagang nasa sa inyo na lang yan kung ano ba yung mas preferred nyo na pamumuhay. It's either sa Pilipinas, no, marami sa inyo, maraming magsasabi sa inyo sa Pilipinas kasi nandun yung pamilya, madaming magagandang bagay din naman talaga sa Pilipinas. Kaya kami parati din kaming gusto namin umuwi. So, final thoughts. Ang tanong is, sulit pa ba talagang mag-Canada? Depende talaga yan sa priorities mo. Kung gusto mong stable na buhay, less stress, less traffic, more work-life balance, at kung kapareho namin kayo na ang talagang main driver namin kung bakit kami lumipat dito sa Canada is para sa mga anak namin, is I would say, based on my experience, sulit pa rin mag-Canada. Pero of course, dapat handa ka rin sa mga challenges na pwede mong maharap.
pag lumipat ka dito sa Canada, you know, pinag-usapan natin dyan yung cost, job opportunities, quality of life, and then mga environmental conditions. So, isa yan sa mga, hopefully, mga aspeto na makonsideran nyo habang mumuni-muni kayo at nagde-decide kayo kung itutuloy nyo ba yung plano nyong pumunta ng Canada. Ang mahalaga dito is dapat maging open-minded ka. Open-minded ka in terms of sa pag-uumpisa mo dito sa Canada. Alam naman natin yan, ang buhay parang gulong, lagi yung may ups and then may downs. Kahit saang lugar ka man mapunta, merong mga ganyang challenges talaga. Kayo, ano tingin nyo? Sulit pa bang pumunta sa Canada? I-share niyo yung thoughts niyo diyan sa comment section. Kung may katanungan kayo, feel free to, you know, post it there. And susubukan namin sagutin yung mga katanungan niyo. Of course, kung alam namin at kung nakaka-relate kami doon sa basis, of course naman, sa mga experiences namin dito sa Vancouver or sa Canada. So, maraming salamat sa panonood. Again, kung hindi pa kayo subscriber ng aming channel, click the subscribe button. Like this video kung meron kayong napulot or nakita nyong informative yung naging video or vlog natin today. Please share the video, like it, and then magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.